Ayan, isang pinagpalang araw na naman mga pedalista. For today's video, mag-ano tayo. Turuan natin si Bayo na mag-ano, mag-truing o mag-align ng gulong. Sa ngayon, hindi siya naka-align. Pag pinaikot siya, gumigewang pa siya. Ayan. So, dito lang tayo mag-align tayo ng gulong. Wala tayong pang-align. So, ang gagamitin natin is yung bike na mismo. So, tara. So, ang una natin gagawin, maglalagay tayo ng tape. Ito yung pinaka-markings natin, ano? Ayan, makita natin, pag pinaikot, bumubukas siya. So, ang hihigpitan nating side is yung lahat ng side na dumidikit dito sa tape. So, ayan, mula rito, dumikit siya. Ayan. So, ayan, dumikit. Tapos, ihigpitan natin to mula dyan hanggang dun sa ayan, mawala na yung dikit nya. So, hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Hanggang dito. Ayan, lahat na yan. Yan ang ihigpitan natin kasi yan ang sumaya dyan. So, hihilahin natin. Ayan, si Bayon na yung nagtra-try. Konti-konti lang yung adjust. Oo. Huwag masyadong bigla. Kailangan balanso pa na siya. Para malaman natin kung baka mamaya kasi oblong na yan. Ayan, ngayon mapapansin natin na may sumasayad pa pero hindi na katulad nung kanina, no? So, pwede na nating hilahin yan. Maghigpit pa naman tayo pag naghila tayo kaya ma-adjust pa yan. So, ang gagawin nating hila dahil hindi ko nakita. Ayan. Ang gagawin nating ano, hila dahil mas malaki rito kaysa dito, lahat ng side dito ang hihilahin natin hanggang sa masentro siya rito. So, maglalagay tayo ng marka muna pansamantala dito. Naglagay lang ako ng ano, ting-ting para dyan natin ididikit yung rim. Mamaya adjust natin yan po para makita natin yung sentro. So, lahat ng side dito, ito, itong mga ano na to ang hilahin natin. Ako pa nakikita ko yung butas, hindi nakikita. So, ayan. Malayo pa tayo sa markings natin pero masisikip na yung mga rayos natin sa side na to. So, gagawin natin, luluwagan natin yung kabilang side para itulak niya papunta rito. Pag niluwagan to, itutulak niya to. Hanggang masentro natin to, no? Dahil hindi pa siya sentro, malayo pa siya. So ngayon, ang tapos na tayo, nadala na natin medyo sa gitna, pero may konti pa. Ang gagawin natin, alisin natin yung gewang na lang. May gewang siya sa side na to. So lahat ng nasa side na to, may gewang sa side na yun. Yan, yung malayo dito sa ting-ting, yun ang hihilahin natin. So ayun. Yung pinakamalayo. Yun ang hihilahin natin papunta rito. So ayan. Naayos natin yung gulong ano. Okay. May konting maliit na tumatama ng konti rito pero sa tingin ko dito yung sa gilid ng ano na lang ng rim
hindi siya talaga perfect na ano. Dahil tisado na siya. Pero at least nakapag-align tayo nang wala tayong throwing machine ano, o throwing tools. So ayan. So at least natuto na si Bayan na mag-align ng gulong ayan. So, 'di ba madali lang? Madali lang naman. Oh, madali lang. Guys, pag magtitisa nga pala kayo sa una, huwag niyo titisain 'tong ginagawa ko noon. Ginawa niya kanina titisain. Tinodo sinagad niya yung tisa, yung paghigpit. Kaya panayang adjust. So, ayun. Mas maganda sa una, alalay lang yung ano, paghigpit ano. Hindi mo isasagad ng todo dahil hindi pa naman fix 'yun. So, ayun. Hanggang dito na lang. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na kayo. At nood na rin kayo ng mga videos natin para marami pa kayo matutunan. God bless and goodbye.